Good day guys, Rex Tube Motor here. Ngayon, hindi tayo magra-rides. May gusto lang ako i-share sa inyo guys, para sa mga pure amateur sa larangan ng pagpitik gaya ko. Bali, share ko lang sa inyo yung nagamit kong apps sa pag-edit para mas mabilis tayo makapag-edit, makapag-upload ng mga pitik natin. Malisa, please, ito yung apps na ginagamit ko sa pag-edit ng mga pitik ko. Siguro yung iba sa inyo alam na rin to, or baka may iba pa kayong ibang alam na apps na mas mabilis at madaling gamitin ang mga baguhan gaya natin. Pwede nyo rin i-share guys. Balingan ito sa Play Store, install tayo ng Snapseed. Sa akin naka-install na. Once install nyo, open nyo. And then, tap anywhere to open a photo. And then, search nyo na yung kung saang folder nyo nakasave yung mga pitik nyo. Or yung picture na gusto nyo i-edit. Sa akin nandito. Ayan. Ito yung mga pitik ko noong March 21. Una. Pag nakapili na kayo ng picture, edit natin. Dito tayo sa tools. Then, to image para matimpla natin. Ito, wala akong masyadong alam sa pagtimpla, guys. Tamang tansya-tansya lang. Ayan, nakikita natin sa taas, brightness. Adjust natin. Kasi mas maliwanag. Minsan gusto pag maliwanag masyadong photo na baba ko. Ayan. Then, contrast. Swipe up lang para malipat yung i-adjust nyo. Saturation. Pag masyadong mataas. Kasi ang tingkad nyan pag mataas. Then, ambience. Highlights. Binababa ko rin to. Pwede rin namang itaas ka lang. Parang napaka-init ng araw. Then, ito shadows. Para mas lumabas yung ibang details ng picture. Buwasan natin yung anino. Ayan. Guys. Pagka naka-zero yan. Ayan siya. Pag tinaas nyo, ayan, lumalabas yung iba. Ayan masyado. And warm. Kunti lang. And pag okay na para sa inyo, check. And tools ulit. Details naman tayo guys. Para mas, ayan, mas palabas natin ang details nung picture natin. Huwag niya masyadong tataasan to kasi nag-grainy. Hindi ko nakikita yung kalsada ko. Grainy masyado. Konti lang. Kasi itong sharpening. Ito yung mas magpapaganda ng details ng picture. Para sa akin, okay na to. And kung gusto niya i-crop, meron din siya dito. Crop or rotate. Then, ihuhuli nyo yung text, yung pangalan nyo. Rex Tube. Ayan, Rex. Ayan. Minsan, hindi nyo siya mapapalit ng sobra. Minsan, ayan, kumari ito. Hanggang ganyan lang siya. Tignan natin. Hindi na kasi siya maliliitan kahit ipilit mo pa. Ang pwede nyong gawin, edit nyo ulit yung text. Then, lagay tayong space. And that's sa dulo. Ayun. Diba? Tapos kulay. Ayan, okay na yan. Mas visible siya.
Then save na natin, guys. Export, save. Bali, magsisave siya sa Snapseed folder. Makita niyo naman kagad sa files 'yon. And kaya ako nasabing mabilis gamitin 'to nung pag-edit, pag marami kayong ini-edit na pictures. Ngayon ito. Next picture natin, open tayo. Ito na. Nandito na siya sa baba. Yung last na preset na ginawa natin. Yung mga in-adjust-adjust natin. Click nyo, tap nyo lang, last edits. Then, ayan na siya. Pati yung pinaka-logo natin or yung pangalan natin, nandiyan na rin. Check and save. Same lang din sa mga susunod pang pictures. Ganun lang kadali, guys. Ngayon, kung may gusto kayong i-crop muna, uunahin natin dapat yung crop. Kasi pag inunan natin yung last edits, pangit na siya i-crop kasi malaki na yung ating logo. Crop muna natin siya. Diba? Ganyan lang kabilis, guys. Pero kung may alam pa kayong apps na mas mabilis gamitin, pwede nyo rin i-share. I-comment nyo na lang dito sa ating video. So, ayan lang, guys. Kung nagustuhan nyo itong video ko or itong tutorial natin para sa mga amateurs na maniniyots, subscribe nyo ang channel ko, guys. RexTubeMoto. And click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next ride or next videos natin. And guys, maraming salamat sa inyo. Chill out, guys. Hanggat ECQ pa, stay safe, stay at home muna tayo. Ride safe always. Thank you, guys. RexTubeMoto.